2010 model ito. Yan yung side mirror niya, stock pa siya galing sa FI. Tapos ito yung lens niya. Napalit na ako nito dahil sa katagalan. Medyo na malabo na siya. Tapos nilagyan ko na rin ng voltmeter para na mumonitor ko lagi lahat ng voltahe ng battery ko saka kung nagcha-charge. Dahil sa tagal ko na ginagamit, ito, napalitan ko na rin ito. Tapos ito yung front cowling, napalitan ko na rin. Tsaka yung fender. Tapos ito yung headlight niya pala. Yung headlight nito, 6 lead, hindi na siya stock. Ito yung signal light niya, stock pa siya simula nung kinuha ko. Kaya medyo malabo na talaga. Tapos, nagulong naman tayo. Yung gamit nga nagulong, malalaki. Kaya yung gulong ko sa unahan 90 by 80 Michelin. Tapos ito mga speedometer cable, okay pa naman. Kaso nakailang palit lang dahil sa tagal na ginagamit, bumibigay din. Tapos itong pipe ko, hindi na to siyang original na stock ng pipe ng carb type na Honda Beat. Kasi galing na to siya sa FI. Tapos yung likod ko naman na gulong 100 by 80. Yan, kompleto pa. Pati yung mga air cleaner niya nandyan pa. Tapos sa playrings naman, medyo may gasgas na yung playrings natin. Dahil sa katagalan na rin. Pati yung kabitan ng helmet natin, iba na rin siya. Pero yung susian niya, stock pa rin. Naka-stock pa rin, naka-grab bar pa rin tayo. Tapos yung shock, hindi na rin siya stock. Replacement na. Then yung mga panggilid ko, stock na, stock pa rin to siya. Okay pa naman, wala pa namang problema. Tapos itong apakan, footrest niya, pinasadya ko na lang ito. Galing siya sa Mio. Ito. Yan. Then ito, naglagay pala ako ng ano, aluminum na apakan. Yan. Nakuha ko lang din yan sa online. Sikanahan lang din sa Honda Beat Nation. Kasi grupo ako doon sa Facebook. Then yung switch ng side stand natin, okay pa siya lahat. Yung preno, okay pa rin. Yung disc plate natin, stock pa. Kung sa performance naman, walang problema sa performance kasi mahaba-haba na rin yung pinyahin natin pero hindi pa naman siya bumibigay. Stock pa din yung panloob ng makina natin. Tapos yung loob ng ano natin, compartment. Yan, compartment natin. Okay pa naman, ito lang yung nasira dahil na basag ito. Yan yung lagayan natin. Buo pa to siya, may sapinto dito. Andun lang, hindi ko lang nalagay. Yan pa yung battery natin. Yan yung pwesto na CDI. Start relay, nandyan pa rin. Tapos kung sa tunog pa ng makina niya, okay pa naman siya. Yan. Ito naririnig ninyo. Kaya para sa mga gumagamit din ng Honda Beat na ganitong model, matibay talaga siya. Gumagana na yung voltmeter natin. Tapos yung tinakbo na 57,204. At kung sa performance naman mga idol, matibay to. Kasi 2010 model to siya eh. Anong taon na ngayon? 2020. Hanggang ngayon, puro stock pa rin siya.
maliban na dun sa mga ibang piyesa, kaya ng mga ilaw, syempre, palit, shock, dahil sa katagalan din. Puro sa performance, the best yung performance ng Honda Beat na to. Yan mga idol. Yan yung buong itsura niya. Yung upuan niya lang, medyo sira na dahil hindi pa napapalitan. Pero pagkatapos ng quarantine na to, mapapalitan din yan.